Isang magandang araw mga kaibigan, narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, pakilike lang po ng ating video, pakiclick na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga upload. Chapter 7. Matalim na tingin ang ipinukol ni Miguel kay Natalie kinabukasan. Nagkunwari na lamang ang dalagang walang alam. Binigyan pa niya ito ng matamis na ngiti nang umupo sa dining table para mag-agahan. Walang kamalay-malay sa nangyari sa dalawa. Sina Sophia at Prospero na masayang nagkukwentuhan. Good news, iha. Baka bukas ng gabi ay nandito na si Roger. Pahayag na matandang lalaki nang makita siyang nakaupo. Chance passenger daw siya. Tumahog uli kanina. Talaga ho? Hindi na naitago ni Natalie ang kasiyahan. Ibig sabihin ay malapit nang matapos ang paghihirap ng kanyang kalooban. Pati ang paghihirap ng aking puso. Naisip din niya na malapit na pala silang maghiwalay ni Miguel. Babalik na siya ng Isabela at kakalimutan na lang niya ang binata. Alam kasi niyang hindi talaga sila bagay. Kahit siguro ubusin ko pa ang star sa kawiwis ko. Makababalik ka na rin sa ospital kapag ka naayos na ang gulo, iha. Sabad ni Sophia. Oo nga po. Namiss ko na rin po ang trabaho ko, nakangiting sagot ng dalaga. Bakit kasi hindi ka na lang magtrabaho dito sa Maynila? Tanong ni Prospero. Mahirap ho yatang pumasok dito, saka kailangan ng mga kababayan ko ang serbisyo ko. Lihim siyang napasulyap sa binata. Tahimik lang itong kumakain para bang hindi naririnig ang kanilang pinag-uusapan. Kung sa bagay, kung saan ka nga naman mas makakatulong, yun talaga ang dapat na gawin ng mga nasa medical practice, ani ni Sophia. Pa, anong oras ka pupunta ng opisina? Biglang sabad ni Miguel. Maya-maya, bakit? Nalatang nagulat si Prospero sa tanong ng anak. Makikisabay na lang ako sa inyo. Sira bang kotse mo, iho? Marami pa namang sasakyan sa garahe ah, singit ni Sophia. Oo nga. San ba ang punta mo? Nagtataka ang ekspresyon ni Prospero. Sa opisina, kaswal na sagot ng binata na hindi man lang nag-angat ng mukha. Patuloy pa rin ito sa pagkain. Kaninong opisina? Inosenteng tanong ng ginang. Opisina natin! Sabay na napaawang ang bibig ng dalawang matanda, kaya muntik nang matawa si Natalie sa ekspresyon nila. Nagtaka tuloy siya kung bakit parang gulat na gulat ang mga ito. Himala bang pumunta sa opisina si Miguel? Saka lang niya na-realize na halos wala talaga siyang alam tungkol sa binata. Iilang araw pa lamang silang nagkakakilala. Pani, pero parang matagal ko na siyang kilala. Naisip kasi niya kung paano siya naging open tungkol sa buhay niya. Kay dali niyang nagtiwala kay Miguel. Anong gagawin mo dun? Parang alanganing tanong ng may edad na lalaki sa anak. Gusto ko lang mag-observe. Malay natin. Baka gusto kong magtrabaho dun. Iyon lang at tumayo na si Miguel. Magbibis lang ako. Natutop ni Sophia ang bibig nito. Sa tingin ni Natalie ay parang nakakita ng isang afarisyon ang ginang. Si Prospero ay hindi pa rin nakapagsalita. Sa tingin mo, Prospero, ano nangyayari sa anak natin? Sa wakas ay nasabi ni Sophia. Kung makapagsalita ito ay para bang sinapian ng maligno si Miguel. Hindi ko rin alam. Nagkatinginan pa ang mag-asawa. Baka naman sa wakas ay nag-mature na ang anak mo. Mukhang seryoso ng magtrabaho. Dininig na rin yata ng Diyos ang nobena ko. Napa-sign off the cross pa si Sophia. Nalilito man ay hindi nagtanong si Natalie. Weird. Nang umalis ang mag-ama ay sina Sophia, Ines at Natalie na lamang ang natira sa malaking bahay.
Pupunta kami ng Glorieta mamaya, iha. Gusto mo bang sumama? Tanong ng ginang sa dalaga nang bandang hapon. Nasa garden siya at nagbabasa ng libro. Presko kasi roon at masarap magpahangin. Eh, kasi po, alanganing sagot niya. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na at nakalimutan ko ang problema mo. Paumanhin ito. Okay lang ho. Gusto ko rin ho talagang lumabas kaso mahirap na. I understand, iha. Naawa nga ako sa'yo. At hindi ka makalabas. Hayaan mo. Darating na si Roger. Tiyak na malilinis na ang pangalan mo. Sana nga ho. E di, paano kami na lang ni Ines ang aalis? Sayang. Gusto ko pa namang kasama ng apo ko. Maganang loob niya sa'yo. Next time na lang po siguro, tita. O siya, aalis na kami. Sige po. Mag-enjoy na lang po kayo. Nakangiting tugon ng dalaga. Maya-maya ay narinig na niya ang sasakyan na paalis ng driveway. May naghahanap sa inyo, nagtaka si Natalie nang sabihin sa kanya iyon ng isa sa mga maids. Nasa kwarto na siya at katatapos lang na maghapunan. Balak sana niyang maligo muna bago manood ng DVD. Alas 7 na ng gabi at wala pa rin si Miguel, ang mga magulang nito at si Ines. Sino daw? Pulis daw ho. Biglang napabango ng kaba ang kanyang dibdib. Namutla siya at nanginig. Pulis? Ano raw ang sinabi? Hindi niya alam kung paano siya natuntun na mga alagad ng batas sa bahay nila Miguel. Hinahanap nga raw po kayo. Tumunggi nga po kami dahil tiyak na magagalit sina Senyora Sophia at Senyorito Miguel. Pero makukulong daw ho kami kapag ka hindi kami nagsabi ng totoo. Punong-puno ng paumanhin ang itsura ng maid, kaya hindi niya magawang magalit. Nasaan sila? Pilit na kinakalma ng dalaga ang kanyang sarili. Pero ang totoo ay para na siyang hihimatayin. Nasa sala na ho, ma'am. Tawagan na lang po ninyo si sir. Sigurado pong pupunta agad dito si Sir Miguel. Nilapitan ni Natalie ang telepono'ng nasa tabi ng kanyang kama. Halos nanginginig ang kanyang kamay nang magdial. Cannot be reached daw. Baling niya sa katulong. Naku ma'am, naka-off yata. Napasinghap ang maid. O baka walang signal si sir. Yung phone number na lang ho ni senyora. Ibinigay na rin ito ang cellphone number ni Sophia. Pero mas malas ay naka-off din iyon. Paano yan? Haharapin ho ba ninyo? Alangan namang hindi. Tiyak na hindi aalis ang mga yan. E kung hintayin na lang kaya ninyong dumating sina sir para may kasama kayo? Suhestyon ng maid. Naisip ng dalaga na buti na lamang at may utak ang katulong. Kahit papaano ay natutulungan siya nitong mag-isip ng paraan. Pero pagbaba ng dalaga ay kaagad siyang sinabihan ng mga pulis na kailangan niyang sumama sa presinto upang maimbestigahan. Warrant of arrest ang dala nila. Pero wala po akong kasalanan, tanggi niya. May nakasampang kaso para sa'yo sa Isabela. Buti nga at may nakapag-tip sa amin na dito ka nagtatago. Naabisuhan na namin ang provincial commander ninyo. Matigas ang anyo na nagsalitang pulis. Kung hindi ito naka-uniforme, iisipin niyang kontrabida ito sa pelikula. Kailangang sumama ka sa amin, iha. Kung hindi ay lalo lamang madaragdagan ang kaso mo, sabad ng isang may edad na lalaki. Naka-uniforme rin ito. Mukhang mas mahinahon kaysa sa unang nagsalita. Pwede ho ba nating hintayin ang kasama ko dito? Ibilin mo na lang na sumunod sila sa presinto, saad ng unang nagsalita. Magpaprotesta pa sana ang dalaga pero nag-alangan na rin siya. Sandali lang po, magbibihis po ako. Bakit ninyo hinayaang madalas siya ng mga pulis? Sigaw ni Miguel sa isang maid. Eh kasi po, mangyak-ngyak na itsura nito. Kasi ano? Singhal niya. Marahil kung hindi siya tinapik ng kanyang ina, nasa bunutan na niya ang kanilang maid. Huminahon ka muna, Julian Miguel, sita ni Sophia. Binalingan nito ang mga maids. Sino nagpapasok sa mga pulis dito? Usisa nito. Kami po ng guard, ma'am.
Sagot ng may kapayatang katulong. Alam daw po nila nandito si Natalie. At pati raw kami ay madadamay kapag ka itinago namin siya. Naiiyak na rin ito. Pero sinong nagsabi sa kanila na nandito si Natalie? Sabad ni Prospero. Hawak nito ang cordless phone habang pilit na tinatawagan ang mga kakilalang general. Ang punto ay nakapasok sila rito. Mataas na naman ang boses ni Miguel. Teka, tapos na yan. Nadala na siya ng mga pulis. I think what we should do is puntahan na lang natin siya sa presinto. Sabad ni Rogelio. Dumating na ito galing Europe. Gabi na nang lumapag ang sinasakyan nitong eroplano sa NAIA. At yun ang dahilan kung bakit ginabi ng uwi. Sina Miguel, dahil sinundo pa nila ang tiyuhi niya. Mula sa ospital sa Ayala Avenue sa Makati ay dinaanan ni Miguel at Prospero sina Sophia at Ines sa Glorieta Mall. Dalawang sasakyan silang pumunta ng Ninoy Aquino International Airport. Pero sa ang presinto? Ni hindi nga nila alam kung taga sa ang presinto ang mga pulis na pumunta dito. Basta na lang nila pinapasok. Muling angal ng binata. Sabay tinapunan na masamang tingin ang mga kawawang maids. Normally ay mabait siya sa mga kasambahay. Pero na mga oras na yon, gusto niyang pag-umpugin ang mga ulo nila. Dala na rin ang galit at guilt dahil hindi niya naabutan sa kanilang bahay si Natalie. Sandalit, kakausapin ko lang ang kaibigan kong general. Magpapatulong tayong malocate kung saan dinala si Natalie. Ani ni Prospero. Naku, bilisan mo. At baka mamaya ay mabiktima ng police brutality ang batang yon. Ninenervyos na rin sabad ni Sophia. Namutla ang binata nang marinig ang sinabi ng kanyang ina. Teka, saan ka pupunta? Nagulat ang ginang. Nang bigla na lang tumalikod si Miguel at nagmamadaling umakyat ng hagdanan. Pero hindi siya sumagot. Tuloy-tuloy lang siya sa pag-akyat na para bang may hinahabol. Pagdating sa itaas, ay kaagad siyang dumiretso sa guest room. Hinahanap niya ang backpack ni Natalie. Natagpuan niya sa pinakamalalim na closet ang itim na JanSport bag ng dalaga. Wala siyang nagawa kundi buksan yun para makita ang laman. Kailangan niyang makita ang envelope na sinasabi nito sa kanya nang una silang magkita. Ang envelope na pinabibigay ni Don Pacheco para sa kanyang Tito Roger. Nanlaki ang kanyang mga mata nang mabuksan ang unang envelope na kanyang nahawakan. Puno iyon ng pera. Saan kumuha ng ganitong karaming pera si Natalie? Kahit hindi bilangin ng binata ang napakaraming piraso na tig 1,000 pesos bill, alam niyang hindi bababa ng 100,000 ang halaga niyon. Bigla ang pagsalakay ng kaba sa kanyang dibdib. Could it be? Naisip niya ang mga lumalabas na balita tungkol kay Natalie. Ninakawan bago pinatay. Iyon ang nakasaad sa provincial news na napanood niya tungkol sa nangyari kay Don Pacheco. Nanghihinayang na napaupo siya sa gilid ng kama. Parang bombang sumabog sa kanya ang realisasyon na may kinalaman nga si Natalie sa pagkamatay ng matandang Don at ang mga salaping nasa harap niya. Ngayon ang ebidensya. Hindi makapaniwalang nasa po ng binata ang kanyang noo. Pakiramdam niya ay napakalaki niyang gago. Naniwala kaagad siya sa mga sinabi ng babae. Gayong nagsisinungaling lang pala ito sa kanila. And to think na naisip ko pang in love ako sa kanya. Iyon ang pinakamasakit sa lahat. Dahil nahulog na ang loob niya kay Natalie. Kaya nga nang sinipag na siyang sumama sa kanyang papa sa opisina para kahit papaano ay makapag-observe na siya kung ano ang maaari niyang gawin para sa kanilang kumpanya. Pakiramdam niya simula nang makilala niya ang dalaga ay nagkaroon siya ng panibagong drive sa buhay. Parang bigla siyang nagsawa. Sa pagiging irresponsible, all of a sudden, bumangon ang kanyang sense of responsibility dahil na-inspire siya sa buhay na pinagdaanan ni Natalie. Gusto niyang maging karapat-dapat sa dalaga sakaling sabihin niya na mahal niya ito. Mabuti na lang pala at hindi ako nagsabi. Ang laki kong tanga. Ibinalik niya ang envelope na may lamang pera sa loob ng backpack
at padabog na inihagis yon sa kama. Ni hindi na niya naalala ang tunay na pakay na dapat ay ang envelope na para kay Rogelio, ang kanyang hinahanap in the first place. Madilim ang mukha ni Miguel nang lumabas ng guest room. Nasa lubong pa niya ang kanyang ina, na noon ay kaaakyat lang ng second floor, pero hindi na niya pinansin ang ginang. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanyang kwarto. Dapat ka lang pala talagang makulong. Umiiyak na si Natalie habang kinakausap ng mga pulis. Kahit anong sabihin sa kanya ng mga yon, ay hindi siya sumasagot. Alam niya ang kanyang karapatan. Pwede siyang hindi magsalita habang wala siyang abogado sa tabi. Ineng, bakit mo ba pinatay ang aring Don? Ipinakita pa ng isang pulis ang larawan ni Don Pacheco sa kanya na para bang ipinagkakalandakan sa kanya ang itsura ng yumaong matanda. May mga reporters na rin dumarating sa presinto at pilit siyang kinukunan ng statement, pero parang wala siyang naririnig sa mga oras na yon. Nakayuko siya na para hindi makuna ng kamera. Pakiramdam niya siya na yata ang pinakakawawang nilalang sa mundo na mga oras na iyon. Naawa siguro sa kanya ang isang babaeng pulis dahil maya-maya ay niyaya siya nitong pumasok sa isang maliit na kwarto. May isang maliit na papagdoon na maaaring higaan. Binigyan siya nito ng isang manipis na kumot at isang unan. Dito ka na lang muna magpahinga. Hindi ka naman maaaring isama sa mga inmates, anito bago lumabas. Naiwang nakatanga si Natalie to stand to move. Hindi siya makapaniwala sa nangyari sa kanya. Ilang oras na siyang naroon pero walang Miguel na dumating. Pilit niyang binibigyan ng justification kung bakit wala pa rin ang binata pero mag-uumaga na. Wala pa rin kahit anino nito. Muli siyang napaiyak. Kahit mahapdi na ang kanyang mga mata, sino ang tatawagan niya sa Maynila? Gayong wala siyang kakilala roon. Hindi niya pwedeng mag-long distant kay Diding sa Isabela. Wala naman siyang cellphone o kaya phone card na gagamitin sa pagtawag. Iniwan kasi niya ang kanyang mga gamit at pera sa bahay ni Miguel. Nang sumama kasi siya sa mga pulis, inaasahan niya kaagad siyang susundan nito. Pero hindi nangyari. At ngayon ay nag-iisa siya sa laban sa kasong ibinibintang sa kanya. Bagay na hindi naman niya ginawa. Naisip niya ang ganun pala ang pakiramdam ng mga dinadakip na walang kasalanan. Diyos ko, kayo na lang po ang bahala sa akin. Humiga ang dalaga para kahit papaano ay mabawasan ang pagod na nararamdaman. Ayon sa mga pulis kanina, ay malamang nadalin siya sa Isabela kinabukasan. Doon muna niya haharapin ang kasong isinampa sa kanya. Saka na lang siya ibabalik sa Maynila kapag ka nahatulan na. Ano na ang mangyayari sa akin nito? Nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay nasulyapan pa niya ang orasan na nakasabit sa dingding. Alas dos na ng madaling araw. What? Singhal ni Miguel pagbukas ng pinto. Kanina pa niya naririnig ang malakas sa katok, pero hindi niya yon pinapansin. Pilit din iyong binubuksan ang duplicate key mula sa labas. Pero sinadya niyang inilak ang pinto mula sa loob. Pero nang hindi pa rin tumigil ang pagkatok, napilitan siyang bumangon mula sa kama. Sinisigawan mo ba ako, Miguel? Medyo tumaas din ang boses ni Sophia nang makitang aburido ang anak. Saka kanina pa ako kumakatok ah. Bakit ho? Nakakunot noo pa rin ang tanong niya. Tumalikod siya at padabog na dumapa sa kama. Sumunod sa kanya ang ginang. Tumayo ka dyan at maligo ka. Aalis tayo. Inaantok ako ma, kayo na lang. Tinatamad na sagot niya. Anong kami na lang? Kailangang sumama ka sa amin ngayong umaga. Pupunta tayo sa presinto. Ayoko. Tanggi niya. Anong ayaw mo? Akala ko ba ikaw itong interesadong tulungan si Natalie? Eh bakit ngayon? Ayaw mong kumilos dyan. Sita ng ginang. Hayaan nyo na siyang makulong. Siya naman yata talagang pumatay kay Tito Pats. Ni hindi kumilos ang binata sa kinahihigaan. Anong siyang pumatay? Bumangon ka nga dyan at harapin mo ko. Mag-usap tayo ng maayos.
Ma, nakita kong may malaking pera si Natalie sa bag niya. Yung dala niya rito, nung dumating kami. Saan man siya kukuha ng ganong kalaking halaga? Madilim pa rin ang ekspresyon ng mukha niya. Alam namin, nakita rin namin yun ng papa mo. Kagabi, pati ang envelope na para kay Rogelio. Saka lang nag-angat ng mukha ang binata nang marinig ang huling sinabi ng kanyang ina. Ang envelope na nakalimutan niya dahil sa sama ng loob kay Natalie. Nabuksan na ba ni Tito Roger? Ano daw ang laman nun? Last will and testament nga ni Pacheco at isang mahabang sulat tungkol sa mga ginawa sa kanya ng kanyang pangalawang asawang si Marga. At bumangon na siya para mapakinggang mabuti ang sinasabi ng ginang. Pinagtatangkaan daw siya ni Marga at ng kalaguyo nito, yung bodyguard driver ng babaeng yon. At sa galit na Pacheco ay sa mga charitable institution niya ipinamigay ang kanyang kayamanan. Pero bakit kay Tito Roger niya ipinadala ang kanyang testamento? Dahil si Rogelio lang ang pinagkakatiwalaan niyang tao. Para na silang magkapatid. At alam niyang hindi rin basta-basta magagalaw ng galamay ni Marga, yung kapatid ng ama mo. At si Natalie, bigla ang pagtahip ng kaba sa dibdib niya. At dito na po nagtatapos ang ikapitong bahagi ng aking kwento. Nawa po ay patuloy kayong sumubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat po. Shoutout po sa aking mga kaibigan, Marilyn Diaz, Neri Uy, Gloria Sanchez, Ruby Corazon, Rex Roy, Bagman TV, Nicomeda Atihera, Charito Flores, Grace Cubar, at Marilu Montalbo. Thank you for watching and God bless all.